Samantala, mga magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija, idinadaing na ang mababang produksyon ng tanim na sibuyas at ang bagsak na presyo ng kanilang produkto. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula sa ating correspondent na si Jaime David. Jaime. Mga magsisibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija, dumadaing sa bagsak presyo at sobrang baba ng mga ani nilang sibuyas. Makikita sa mga kuhang larawan ang lungkot at pagkadismaya ng mga magsisibuyas dahil bukod sa mababang presyo, ay wala na rin silang maani sa kanilang mga tanim. Ayon sa mga magsasaka, nakikipag-agawan sila sa mapaminsalang uod. Kasabay pa nito ay ang mababang halaga ng kanilang mga ani. Sa kasalukuyan, ang halaga ng isang kilo ng sibuyas ay depende sa sukat o laki nito. Ang big size ay halos ayaw na nilang bilhin at ang good size ay 12 hanggang 14 pesos isang kilo. Ang ilang magsisibuyas ay hinayaan na lang ang kanilang mga tanim dahil inubos na ito ng pesting uod na harabas. Dahil di naman ito namamatay kahit ng mabagsik na lason. Kaalinsabay nito ang kakulangan ng supply ng tubig sa kanilang mga bukirin. Dala ng mainit na panahon o ng El Nino phenomenon. Nakapanayam namin ang ilang magsisibuyas kung ano ang masasabi nila sa kalakaran ng halaga ng kanilang aning sibuyas. Anila, sila'y dismayado sa sobrang baba ng presyo ng kanilang ani. Na kung ikukumpara sa malaking gastos na naging puhunan nila sa pag-aalaga at pagtatanim. Ang gastos sa isang hektarya ayon na rin sa pahayag ng aming mga nakausap ay umaabot ito ng humigit kumulang sa 200,000 piso. Ayon sa kanila, swerte na kung may babalik sa kanila ang gastos o naging puhunan nila. Kung nalugi ang namumuhunan, ay mas lalong kawawa yaong gumawa at nag-aalaga sa lupang sinasaka. Sa kasalukuyan, marami sa ating magsisibuyas ang piniling anihin na lang ng mas maaga. Wala pa sa panahong pwedeng anihin ang kanilang mga sibuyas dahil sa napabalitang lalo pang bababa ang presyo ng sibuyas at sa napabalitang stop buying ng mga namimili. Mula dito sa Bungabon, Nueva Ecija, ako si Jaime David para sa Eagle News.